Uli yung gago na yun. At sigurado ako, matatakot yun at susuko na sa atin. Talaga, sir? Oo! May 30 minuto ka pa, Doktor. Para mabuhay. Sir, galing kami public hospital. Itatransport lang po namin itong mga pasyente ito dahil hinihingi siya ng private hospital na ito. Sige, gusto mo. Sir, sarun muna. Pag siniswerte ka nga naman. Di ba naiintindihan? Ha? 30 minutes na lang natitira sa buhay namin! Please lang, kahit na sino mag-general ang maaaring sa inyo, huwag kayong papayag! Dahil kung hindi ko alam kung maaaring gawin ko sa inyo kapag may nangyari sa amin! Sa'yo lang! Bunga, kasla yung pera! Kilala ko yung si Romanong yan eh. Tingnan mo ha, papasikat yan eh. Mas damang. Dito lang sa ngayon ito sinasagawa ng ospital ng Tomasicelo operasyon. Bakit, Totoy? Hindi mainam ang lugar na to. Napakataas ng palangag. Walang pintan. Napakalaki ng lugar. Mahihirapan tayo patahimikin ang mga tao. Ang daming pintuan. Kapag pinasok tayo ng mga pulis, madali tayong makukuha. Doc, saan pa po pwedeng operahan sa Cecilia bukod dito? Wala na. Dito lang talaga. Naka-hostage po ang buong ospital. Kaya siguro kailangan po namin ng kooperasyon ninyo. Opo, sir. Bakit po kayo nilipat dito? Hindi po itong ospital para sa inyo. Mukha kayong mga walang pera. Hindi namin talaga alam, sir. Akala ko nga eh. Mamamatay na kami dun sa ospital na pinanggalingan namin eh. Hindi nyo alam kung bakit kayo dinala rito? Sir, pasensya ka na. Talaga pong hindi namin alam kung sino ang nagpadala sa amin dito. Hello? Hello. May mga kritikal at sugatan dito. Kailangan makapasok sila sa loob para magamot. Maawa ka na. Papasukin mo na yung mga pasyenteng ito. Sige. Ipasok mo sila sa emergency room. Akala mo ba, magogoyo niyo ako? Alam kong kilala mo sila. At ikaw ang nagpadala sa kanila rito. Kung hindi man ikaw. Alam mo, hindi ako tanga. Sa hostage taking, hindi nagdadagdag ng mga hostage yan. Kung kilala mo man sila, hindi mo na sila muli makikita. Kahit na mga anino nila. We'll be right back.
ko ang admin niya dito. Pero bawal pumasok. Hindi, kailangan ko pumasok. Halika na, halika na. Bawal. Let's go. Sino mo nalagutok ang gulong ito, ha? Ha? Kinala niyo ba kung sino may-ari ng ospital na ito? Kinala niyo ba? Ma'am, wala ho kaming pakialam kung sino may-ari ng ospital na to. Ginagawa lang ho namin ang aming trabaho dahil merong hostage taking sa ospital mo. Hostage? Hostage taking? Ha? Oo. Itas na yung dalang gwardiya. Bakit mo binarin? Doktor! Hayaan mo yung mangyari masama sa kanila! Hello, Mr. Magtanggol? Hindi ako si Mr. Magtanggol. Naku, Mr. Magtanggol. Eh, huwag na ho kayo magkaila. Kayo lang naman ho nangangailangan ng puso at heart transplant sa mga oras na ito. Mr. Magtanggol, siya nga pala. Gusto ko ibalita sa inyo na pumapayag na po ang ospital na maoperahan ang inyong anak. At sasagutin po ng ospital ang lahat ng bills. Kasama na po dito ang bills bago pa man lang maoperahan siya. At pati na rin ang gastos pagkatapos ng opera. Gusto ko kasi nating masigurado na magaling na siya at ligtas na sa kapahamakan. Pasensya na kayo, Mr. Magtanggol. Na-realize ho namin na dapat sa umpisa pa lamang ay pumayag na kami sa inyong pakiusap. Alam nyo, kahanga-hanga ang pinamamalas inyong pagmamahal at pakikipaglaban para sa inyong anak. Ngayon po ay kaisa niyo po kami. O Bambam, mga unan nyo. Matulog na kayo. Okay. Mang Podong, buhatin ko na po kayo para makatulog na kayo. Dito na lang. Tulog na kayo. Asan na si Totoy? Asan na si Totoy? Asan sabi si Totoy? Sabi ng sanyo, tinaabong si Totoy. Ha? Wala, boss. Malinis. Sanyo, tinaabong. Huwag niyo naman po galawin si Mang Podong! Ito pa pala ba? Sige! Sa may tinago! Tama na po! Wala, huwag niyo naman po sakta niyo matanda! Wala sa pagkatao ni Totoy ang nagtatago. Ipaabot mo sa kanya. Naghihintay ako. Sa ginawa mo, di na magkabit nila yung anak. Ikaw ang nagligtas sa anak ko, pare. At sa asawa ko rin. Maraming salamat sa iyo, Totoy. Kung hindi dahil sa iyo, baka isang lang naman namin na nagbarang-barang kalabas lang dito. Sige. Siya nga pala, pare. Kung may kailangan kung pwede namin itulong sa iyo, magsabi ka lang kagad. La, hindi na muna ako uwi. Pupunta ako si Kuya Manuel. Kailangan ko siya makausap agad.
Sige, huwag niyo na akong hintayin. Sige, bye. Sigurado ka bang hindi malalaglag yan? Secure na secure, sir. Oh, sir, sir! Ano ang nangyayari dito? Mamaya na mga tanong, ha? Mamaya na mga tanong. Sir, ano ang nangyayari dito? Okay? Sino ba ang hostage na nangyayari? Hindi mo na pwede ang mga taga-media rito. Sir! Bawal sa loob! Pinagbabawal sa loob ang lahat sir, ng mga media. Sir, pero Kuya. Oh, mukhang naglalasing ka. May problema lang ako. May isang demonyong kargador kasi dito. Nagiging tinik na sa lalamunan ko. Alam ko naman kaya mong ayusin ang mga problema mo, kaya hindi na ako makikialam. Kaya lang ako nagpunta para i-confirm na nailigpit nga ba ng mga bata mo si Totoy? Sinong Totoy? Sir, we're taking over this case. I'm Major Villamin, head of this team. May kasama rin kaming negotiator. Valentin Liano. Yung taga-Barrio Gapas. Yung magsasaka. Arturo Magtanggol ang tunay niyang pangalan. Yun yung pinatapang ko sa mga bata mo. Wala negosyator, ha? Pabata kayo ng pabata. Sir. Ah, kaso sir, eh, may kumakausap na doon sa hostage taker, eh. Sa loob. Ha? Sino? Si Romano, sir. Master Sergeant at Station 4. Nandun po sa loob. Nagmamagaling. Hindi niya dapat kami pinangungunahan. Delikado ho ang ginagawa niya. Siguruhin ninyo, huwag kayo magpapasok na ibang tao, ha? Yes, sir. Sir! Secure all entrances, all exits. Bakit? May isa demonyo talaga at walang yan. Buhay pa siya, Miguel. Buhay pa si Totoy. Teka, teka. Buhay si Totoy. Paano mabubuhay si Totoy? Eh, pinaligpit ko na yun sa mga bata mo, ah! Hindi ko alam kung paano siya nakaligtas noon. At hindi ko rin alam kung paano siya nabuhay ngayon. Pabalik na si Ana. At pag si Ana bumalik dito at nagkita sila, mawawala pa sa akin si Ana! At mangyayari lahat na yun dahil sa kapabayan mo. Cool ka lang, Miguel.
Baka nakakalimutan mong mas nakakatanda ako sa'yo. Mas matanda ka nga! Wala ka namang pinagkatandaan! Wala kang silbi! Boss! Tinututukan ka nito, titirahin ko to! Si Totoy ang problema natin, Miguel. Isa lang. Minsan lang ako humiling sa'yo. Hindi mo pa ako napangbigyan. Talagang wala kang silbi. Sir, mukhang mahaba-habang pakikibaka ito. Nakapadla ko ang mga main door, back door, at service door papunta sa emergency room eh. Ayon sa mga witnesses, nakita daw nila yung suspect dun sa main building. Yes, sir. No. Wala pong security na nakakita sa kanila. Sir, permission to conduct a room-to-room, floor-to-floor search of the main building papunta sa emergency room. Yes, sir. Thank you. Bakit may kasama kang pulis? Hindi ako nandito para arrestuhin ka. Eh, nandito ko para tingnan lamang kung maayos ang kalagayan ng mga hostages. Mamang pulis, wala akong hostage dito. Ano yung ibig sabihin? Ginagawa po namin ito para tumulong kay Cecilia at sa lahat ng mga taong walang perang pang-opera. Itinatutupad lang po namin ang aming sinumpaan. Natatandaan niyo po ba, admin? Hindi ko ba tatirin po kayong doktor? Ano na nga po ba yung sinumpaan natin? I solemnly swear to take care of the sick and the dying. Hindi na po kasi yan nangyayari dito sa ER. Kapag walang pera ang pasyente, pinapauwi na lang o kaya pinalilipat sa public hospital. Hindi totoo yan. May mga batas na sinusunod ang hospital na ito. Patungkol sa mga sinasabi ninyo. Siguro po sa main building. Pero dito, ang utos sa amin, stabilize lang ang mga pasyente. Kapag nabigyan na ng first aid, palayasin na daw po kagad. Kahit anong transplant, laging nasa huli ang mga walang pera. Una lagi ang may pera, may kakilalang may koneksyon. Kasi kapag mayaman, malaya silang makapagtataas ng singil. Kayo, administrador, ikaw ang may kakayahan para magpa-opera ng pasyente. May policy ang hospital na dapat sundin. Bukod sa mga board of trustees na nagpapatupad ito at nagdidesisyon. Policy niya? Board? Hindi mo kayo natapos sa mga ginagawa ninyo. Nagpapanggap kayo ng Diyos. Hindi totoo yan. Hindi sa ganun. Negosyo ang hospital na ito. Kaya kami privado eh. Ganyan lang talaga ang buhay. Hindi ganun ang buhay. Wala kayong mga awa. Totoo naman. Mga walang awa kayo. Hindi lang naman pasyente nyo yung nilulungko nyo eh. Pati kami. On the job training pa lang. Nagbabayad na kami sa ospital. At kapag na-experience na at mag-a-apply na kami, magbabayad na naman. At kapag nag-i-employado nyo na kami, pang sarili lang namin kulang pa yung pinapasweldo nyo. Kaya halos lahat ng nurse gusto mag-abroad. Dahil doon tama ang bayad. Samantalang video lang kinikita ng ospital na ito. Parang lumalabas dito kami yung kalaban eh. Parang baril namin ang nakatutok sa inyo. Nandito kami para proteksyon na kayo. Para alagaan ang buhay ninyo. Sagipin? Sagipin ang buhay nila? Eh kayo, sino sasagip ng buhay niyo? Ang pinag-uusapan dito, eh susuko kayo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala ang hostage taker o mga hostage takers na nasa loob ng ospital.
Pero ayon sa tip na aming nakuha, isa daw kargador sa Pier 1 ang nasabing hostage taker. Hinala rin ng mga polis na kaya ng hostage ang nasabing lalaki ay dahil kailangan niyang ipagamot ang kanyang anak na nangangailangan ng heart transplant. Turko, di ba ang huling kumpirmasyon na nalaman mo eh, nasa ospital ang anak ni Totoy, di ba? Oo, boss. Bingo. Alam ko na kung nasaan ang demonyo yun. Susuko lamang kami kapag nakita kong pumapasok na sa pintuan ang pusong ilalagay sa anak ko. Ngayon, nasaan ang puso ng anak ko? Sandali, huwag kayong mag-alala. Isang hakbang ba? Tutuluyan ang daan. Kahit balahibo mo lang ang kumilos, tutuluyan mo yun lang. Ibig sabihin ba nito, wala lahat ang ipinangako mo? Ha! Style lang ni admin yun! Tanga ka eh! Naniwala ka sa kanya sa telepono, sa arte niya! Ako nga naiyak dahil sa galing niya eh! Lahat ng mga nurse at mga doktor na sumama kay Mr. Magtanggol na ito ay ipagkukulong ko. At huwag na rin umasang may trabaho pa kayo! Sige! Daba! Daba! Daba, sabi! Tigil! Walang magpapaputa! Oo, oh, take positions! Walang magpapaputa! Kung sino man ang opisyal ng kapulisan dyan sa labas, pag-isipan yung mabuti ang ginagawa nito. Hospital ito. May mga sakit ang tao ito. At karamihan, malukha. Huwag nyo nang pagluluin pa ang sitwasyon. I presume na hindi ikaw si Chief Romano. Hawak ko na ang pulis na pinapasok mo dito. Gusto kong malaman mo na hindi alam ng PNP ang ginawa niya. Hindi na importante yun. Oo, tama ka. Ako nga pala si Captain Valentin, pero tawagin mo na lang akong Bal. Ako ang hostage negotiator. Kakatapos ko lang mag-aral sa Amerika para sa mga ganitong sitwasyon. Diretso akong tao. Alam mo, kapag may sinabi ako sa'yo o may ipinangako, itaga mo sa bato. Yun. Nga pala, pwede ba nating pag-usapan ang sitwasyon dyan? Meron ka ba nasaktan? Hospital ito. Ang lahat may sakit. Ang ibig ko sabihin, kung meron ka nasaktan, kung may sinaktan ka. Wala pa akong pinapasin. Huwag naman tayong umabot sa ganun. Ibigay niyo ang hinihingi ko. Wala akong sasaktan. Kailangan makita ko na walang napapahamak sa loob. Buksan mo ang pinto, nakikiusap ako. Papasok ako. Magtiwala kami sa inyo. Sana magtiwala rin kayo sa amin. Huwag kang mag-alala. Buhay yung cashier. Yung paniningil at pambayad lang ang sarado.
simula ngayon, libre na ang emergency treatment sa ospital na to. Diretso. Dun. Silipin niya yun. Normal ang takbo ng emergency room. Ginagamot ang lahat ng mga pasyente. Nakita niyo na ang gusto niyong dalawa. Yun nga ba ang gusto niyong makita? Malaya na kayo makakalabas. Kayo ang staff, di ba, sir? Dapat kayo nagsasabi sa akin. Malaking disaster to. Hindi basta hostage taker ito. Alam niya ang ginagawa niya. Sa kanya ang bola ngayon. Sigurado ka ba na ibibigay mo ang mga hinihingi niya? You cannot say no to a hostage taker, sir. Ibibigay ko sa inyo yung gusto ninyo. Aantayin ko yung hinihingi ko. Let's go. Abangan pa po ang mga susunod na pangyayari dito po sa nagaganap na hostage taking nga ba? Ano ba? Kuya! Ano po nangyari sa inyo? Kuya! Ano po ang pangalan niyo, kuya? Ano po? Sino po sila? Hindi ko po alam kung sino po yung mga yan. Kuya, ano po nangyari sa inyo, kuya? Sir, ano po? Lata niyo yung pasyente! Ano ba naman kayo? Mamatay sa inyo yung pasyente! Mukhang Zules, Lieutenant Valentiliano Huda ng PNP Special Action Force. Hello? Kailangan na ho dito yung pusong hinihingi ng hostage taker. May tao ho kaming makikipag-coordinate.
Please, cooperate. Sana lang alam mo itong ginagawa mo, Valentin. Sir, pagbigyan muna natin siya para magtiwala siya sa atin. Pareho tayong tumupad sa usapan. Ngayon, kailangan ko ang puso ng anak mo. Papunta na. Mahihirapan ako makipag-negotiate sa'yo kung hindi ko alam ang itatawag sa'yo. Ang magsasaka. Ang magsasaka? Okay. Mrs., oras na po para ma-opera ng anak niyo. Kaya magpaalam na po kayo sa bata. Nandito na kami. Magsasaka. May gustong kumausap sa'yo. Buhay pa po pala yan? Hindi na po, sir. Brain dead na po siya. Machine na lamang po ang bumubuhay sa katawan niya. Pero hindi na rin po siya magigising pa kahit kailan. Anak, pasensya ka na kung wala akong nagawa para mabuhay ka. Huli na, anak. Hindi na kita masasagip. Pero may ibang batang katulad mo na magagawa nating sagipin para mabuhay ka uli sa kanya. Para kahit wala ka na, alam ko, titibok pa rin ang puso mo sa katawan ng ibang tao. Anak. Nasaan ka? Meron na akong inaasikaso. Hindi ako makaalis eh. Pero nandito lang ako sa malapit. Ay, naririnig ko. May bagong puso na ako. Oo, anak. Papalitan na po ang puso ko. Bakit? Kailangan, anak, eh. Para gumaling ka na. Lumakas ka na. Kay, natatakot ako. Huwag kang matakot, anak. Huwag kang matakot. Tay, gusto ko lagi nung hawak ka ng kapay ko, ha? Oo, anak. Hawak ko ang kamay mo. Hindi ko bibitawan. Tay, alam mo, mahal na mahal kita. Anak,
bagong puso ko. Mas mahalin ka pa. Oo, anak. Mas mamahalin mo ako. Successful ang operation. Nandito na ang puso ng bata. Pressure tayong ayusin ito sa mabilis na paraan. You have 3 hours to end this hostage taking.